Hi guys! Welcome back to another video. And, taas ng energy, no? Nakaligo na kasi ako, guys. Kasi, ngayon pala ay Lunes, April 18. So, kahapon, Linggo, dahil Sabado yung celebration ng birthday ni Eric at ni Dyan, Linggo, kahapon, hindi ako nag-vlog. Kasi nagpahinga ako. Nag-edit lang ako ng dalawang video and the rest is history. The rest is history! Ano guys, nagpahinga. Talagang walang ginawa kundi manood lang. Tapos upo, ganito. Talagang maghapon yun. And then I realize, mga alas 5 ng hapon, ako pala ay maglalabas. So, nagsalang ako ng dalawa. Actually, konti lang yun. Kaya lang, puro siya, may jacket siya, malalaki. So, yun na nga. And talagang nagpahinga lang tayo kagabi. So, yun. Ngayon ay, noong oras na is 12 o'clock in the afternoon. Ayan, so ngayon pinakain ko na si Liam ng hindi pa siya nag-umagahan kasi late na pala siyang nagigising ngayon. Mga 10 na ganun. So yung kanyang lunch sakto is Big Mac yung handa niya na handa na natira. And ako din naman yung fresh lumpia na natira. So yun yung lunch ko ngayon. And ayan. Si Dio naman dumedede. Yung aking ininit na kunin ko lang yung aking ininit na food. So, ito guys, ang aming lunch. Ayan. And then, plano ko rin lumabas mamaya. Kasi, alam nyo, wait lang. Pagkakain, papakita ko sa inyo yung nag-snow na naman kagabi. Pero, konti lang. Ayan. Ay, napapansin nyo, black na naman yung suot ko. Kasi, nahihilig ako sa black. Usually, yung mga damit ko, t-shirt black. So, kasi nakakapayat, diba? So, ayan, kakain muna ako. And gamit ko lang yung cellphone. Bali, pupunta lang ako ng mall kasi shoes ko. Bibili ko lang si Liam ng rain boots kasi yung rain boots na tinapon ko na kasi sira na siya. Titingin ko kasi wala kaming rain boots na nakita noon sa Edmonton. Kasi hindi rin naman kami nag-ikot ng matagal. So, kaya ano, kaya pupunta muna ako ng mall and then saglit lang naman. Ayan. So, ito lang ating sumulat. Ayan. Pants and then rubber shoes. Hindi ako nagdala ng bag guys. Kasi, ano lang. Susi and everything and debit card. Tapos, ano lang. Yun na. Di pa. Ano guys, hindi ko makita ipit ko. Bibili na naman ako sa mall. Mga ipit-ipit doon. So, kagabi nag-snow siya guys. Pero, manipis lang. Kaya, wala naman na ngayon ulit. Ayan. Anytime time natin kung makakadaan tayo dito. Normal lang. Ano? Hindi kaya ako madalas dito. Ayan, lakad lang tayo kasi lang tayo papuntang mall. O yan. Medyo umaraw kasi kaya nakawala yung mga manipis na snow. Medyo mahangin pero kay rebels naman. Ano naman yung ating suot? Yan. Naging ano na naman siya. Ang tawag dito? Baha. Yung may baha. Maputik kasi nga. Nag-i-snow eh. Nakaraan nag-i-snow pa rin, diba? Pero sana, ano na to? Tumatagal na kung ano. O wala na. Titingin muna tayo sa baba. Kung meron doon na iba pang bata. Ayan, walang tao. And may kanta. Makaka-copyright tayo. So, ayan. Konti lang ang tao dito sa mall. Ayan, sport check. Sa bahay. Naka isang oras yata ako doon. And wala tayong nabili.
Ang nabili lang natin, pretzel, pasalubong sa dalawa. Ayan, kumakain ng pretzel. And then, pretzel. Ayan. Wala kasing size sili. Yan, may nakita naman ako na rain boots. Mura nga lang siya, $29.99. Yung yellow, walang size. Yung black, may size. Kaya lang, last size yung nakalagay sa naka-display. Eh, nakita ko may dent yung boots. Parang ayoko naman nung kuhanin. Tapos, tumingin naman ako sa iba. Hanggang size 2 lang. Gagawin ko na lang tomorrow. Dahil wala pa naman akong pasok. Sila Liam, may pasok na bukas. Gawin ko ay... Mama! After kong mag-sundo sa kanya, tsaka ako na lang siya, pupunta kami ng mall. Maga naman siyang darating mga 4. So, para tinitingin ko din siya ng ibang boots or ibang shoes na lang, kaso wala din eh. Size 3. Eh, malaking umano yung paa nito eh. Kaya, ano na lang, bukas na lang siya. And guys, as mamaya mga 5:30 magdi-dinner kami sila Tita Diggs. Nag-invite na baka naman kanina. Ngayon, wala naman na tayong ibang gagawin ngayon kasi nga nung isang araw nung bago ako matulog nung birthday ni Liam, o ni Dion, naglinis na ako. So, nagdaba na rin ako kahapon, di ba? Ayun, oo, kahapon. So, yun. Kaya chill-chill lang muna tayo ngayon. Nood-nood na lang ulit. Yes? Si Liam. Si Dion. Alas 2 na, 2:30. And musang. Hindi pa ako nagpa-plancha ng buhok, boys. Nakpengi akong diaper, please. Baby, shower tayo. Magsha-shower. Uy, Dion. Shower. Uy, no. Nag-hugas. Ayan, tingnan nyo, naglalaro po siya. O, naglalaro, o. Ika na, dun. Cover na ikaw. Dito. Shower. Yay! Siya, shower. Ayan siya, naglalaro siya sa kanyang tubig. Sa tubig, may swimming pool. Is that a swimming pool, babe? Wow! So, ayan, ganyan siya pag nahiligo, guys. Masang sa timba.
meron sa timba. So guys, pag si Dyan naliligo kahit noong baby pa siya, hindi ko siya nilalagyan ng oil sa likod kasi may naba, kahit nung kapapanganak niya ganun, hindi ko siya nilalagyan ng, di ba pag sa Pilipinas, lagyan daw ng oil, tapos yung ganito, yung dip-dip, yung liquid, yung paa, ganun. Pero siya, never po nilagyan ng baby oil kasi nga, mayroon akong nabasa na hindi rin daw maganda kasi ang baby oil na inilalagay sa mga bata, yung pag naliligo, ganun, parang nga hindi ubuka yung ganun. Pero, sa tagal naman ng naliligo si Dyan na ganun, wala naman siyang, ano, hindi naman siya inuubo, ganun. Kaya, kasi parang natutuyo din daw yung baby oil. Diba? Ano ba yan? Alimutan ko eh, yung explanation na ganun eh. Nabasa ko kasi yun eh. So, kasi ka dito, hindi naman din uso ko sa Canada yung mga ganun sa baby, diba? And then, usually talagang gabi sila na naliligo, ha? Bago matulog, gano'n dapat yung mga 8 o'clock, gano'n kasi dito sa amin. Kasi hindi yun naman, naliligo siya sa hapon bago siya, bago umalis si Eric yung nagpapaligo sa kanya. Si Liam, gusto rin niya sa gabi, kaya lang sa umaga dahil na pumapasok siya. Gusto niya, mas siguro nabubuhay, nagkakaroon siya ng energy kapag bagong paligo, bago sa school, diba gano'n. Kasi minsan, nag-a-argue kami ni Liam kasi nga, yung mabagal siyang kumain, gano'n, tapos maligo, ayun, mabagal kumain, tapos maliligo, tapos medyo nalilake na sa paggayak, gano'n. Sabi ko, sa hapon na lang siya, ano, maligo bago matulog sa gabi. Ayaw niya kasi gusto rin niya siguro fresh sa umaga. Pero si Dyan, sanay naman siya na naliligo kahit nga minsan ng gabi. Kahit minsan alas 9 na gano'n, pinapaliguan namin. Pero usual naligo niya ay sa mga 6 o'clock ng half-gabi. Ayan, tapos, eh, mainit naman kasi yung tubig dito, di ba? Hindi mo naman yung heater, hindi mo naman kailangan maglaga pa ng tubig para ano. So yun, tsaka minsan kahit sinisipon siya, mas gusto kong pinapaliguan siya para na ilalabas. Kasi pag na-steam yung katawan, ito lang yung alam ko ha, kasi hindi ko naman ako, hindi naman ako expert sa mga ganito. Pag nai-steam yung katawan kahit si Liam, pag sinisipon, pinapaliguan pa ito pa rin sila. Tapos kapag warin nila lagnat, hindi naman yung lagnat na as in talagang mataas na 37, 38, 39 yung lagnat. Yung mga parang magkasina, tapos kapag nawala, pinapaliguan pa rin namin. Kumun po, kasi parang kasi maaari maging hawa yung katawan nila. Siguro kasi sa atin sa Pilipinas, sasanay tayo na siyempre yung mga nakagis na natin na gano'n kapag may sakit. Hindi pinapaliguan ng bata, nilaamos lang gano'n. Pero dito hindi naman. Lalo na pag yung sipol, diba? Dapat nga i-spin natin, ipasok. Yung ano nga dito, yung ginagawa ko minsan, yung parang i-spin mo yung papasok kayo dito sa banyo, tapos i-turn on mo yung water heater, tapos di ba may mga usok-usok yun. Tapos yun, pag na, parang ano siya, ano tawag na parang humidifier siya, na gano'n. Ano tayo, parang pinapausukan, yung nebulizer, gano'n. Tapos lumalabas yung sipon, gano'n. Kaya kahit na may sakit sila sipon-sipon, pinapaligo ako pa rin. Yan, tama na! Ayan ang hirap sa kanya. Hindi siya aalis, guys. Ayaw niya umalis. Tomorrow ulit? No! Kasi naka-steam na siya. Nakababad siya dito sa medyo mainit eh. Mainit naman yung, mainit na ma-warm naman yung tubig. Di naman ba naman. Naglagaro siya. Hindi ka na? Tomorrow ulit? No! Mawala ka na ng tubig dyan. Ay! Do not drink that one! No drinking! Ulit. O, babay na kay Dak-Dak-Dak. Babay, Dak-Dak-Dak. See you tomorrow, Dak-Dak-Dak. Okay, Dak-Dak-Dak. Don't drink that water. That's dirty. Ayan, guys. Nakapagpaligo na tayo. And si Liam, pinapaligoan ko na siya. Ay, nakaon yung aking
nakaon yung ano ng paan ko. Paan na rin ko lang itibin nitong batang ito. Play dot sa. Nak mag doorbell ka na. Uy, ano ba 'yun? Maglakad ka na maayos. Tao po. Amo pindutin mo diri ang doorbell. Ay bukas naman pala. Doorbell pa. Go, go, go. Hello, Ate Millie. Hello, vlog. Hello, vlog. Hello, Queen William. Hello, Ate Millie. Hello. Hello. Remember, you got some chairs. Yes. So, nandito na kami sa bahay, guys. Hindi na ako nakapag-vlog doon. Yes, kasi may mga iba pa silang bisita. So, yun lang pagpasok namin sa entrance. Yun lang na vlog ko. So, ayun, dito na kami sa bahay. Ay, mag-8 na. 7:45 ng gabi. And, yan, maliwanag pa. So, kumakain na si Liam kasi hindi siya nakakain na maayos doon. Yan, nanonood sila. Ayun si Dyan. Ayan. And, may school na rin bukas si Liam ng mga 8. Basta may school na siya bukas. So, matutulog na siya na maaga ng mga 9 o'clock. Kasi kailangan niyang magising ng maaga bukas. Kasi ilang araw na siyang late. Di naman late na late matulog. Mga pinakamatagal lang mga 10:30 ganun. Pero kailangan na niyang matulog ng maaga. Ayun, ano pa ba yung aking gagawin? Naayos ko na rin yung damit niya. Kasi, yung mga gamit niya. Ready ko na para bukas. Yung magluto na lang ako tomorrow ng baon niya. Pero Tuesday, alam ko mayroong pizza day. Pero wait ko pa yung email ng kanyang teacher kung mayroong bukas na pizza day Tuesday, ganun. And anyway, si Eric naman pumasok na, guys, kasi alas 8 ang pasok niya. Tapos
Ay, bakit ko ba dito eh? Ayan, kaya pumasok na siya. Yun. And, maaga na rin kami magpapahinga. Hindi naman maaga, kaya lang kailangan ulit masanay ng alas 9 kasi may pasok na ulit. So, bukas is birthday ni Dyan. At saka ni Eric. Mag-ano lang kami, magsusup. Ay, teka lang. Kukuha ko lang ng pantulog si Bibisa ko at si Dyan. Aray ko. Kasi nakapang ano siya. Naglaro siya kanina doon. Higa-higa siya. So, yan. Nakaupo siya doon. Ay, nanonood siya ng Masha and Bear. B, come on! B, palit ka ng ano, diet ng ano. Palit ikaw ng damit. So ayaw niya guys magpalit pa, mamaya na lang bago kami matulog. Kaya muna siya maglaro-laro dun. Yes, what's that? And ano ba? Wala naman na kami ginawa kanina, nanood lang kami ng movie dito. Naman tayong ganap-ganap sa buhay. Bukas siguro ng umaga maglo-laundry. Bukas na lang ako mag-laundry ng kanilang damit. Nila Liam. Pinag-uwian pala kami ni Tita Diggs ng ice cream cake. So, ayan guys. 9:50 na po ng gabi dito. And pinatulog ko na si Liam ng mga 9 o'clock. Kaya pa nga matulog eh kasi maaga pa daw kasi nakikita sa labas maliwanag pa. And kapag naman hindi mo siya sinunod, eh pag naman sinunod mo siya, lagi na lang siyang ganun. So ako talaga nagmamatigas kapag may school, matutulog na maaga, mga alas 9 tulog na ganun. No, dapat nakahiga na, at least alas 9 ng gabi dapat nakahiga na pag may school. Pag wala naman, so medyo late-late lang na mga 1.5 hours ganun. So yun guys, eto na si Dyan, dumedede na naman siya. Lumakas na guys yung pagdede ni Dyan, hindi ko alam kasi syempre hindi naman siguro mabigat yung homo o yung parang fresh milk na tinatawag nila na ipadede sa kanya kasi yun na yung kanya dinedede, hindi na yung powder na similar ganun. So dumedede siya na madalas mga ilang oras lang, isang oras lang, minsan nga mga minuto lang pagitan dede na naman siya ganun. So yun na guys, and yun lang ng ating vlog for today. Wala naman tayong nagawa. Kasi nga parang ito lang yung parang chill vlog. Kasi wala naman akong, ewan ko, bakit ganun? Parang hindi ano yung aking, boring ang aking ano mga vlog minsan, diba? Pero anyway, so yun lang guys. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood and sa lahat ng mga nagsubscribe. Salamat sa inyong lahat. Ingat tayong lahat. And see you on my next one. Bye!